Ang galing mo talaga. Ako, alam ko sa susunod, ikaw na ang Miss Dipolog, di ba? Ano mo dapat? Anna Ochong, 16 years old. Beauty is nothing without the beautiful. Thank you! Bye, sis! Oy, maraming salamat! Bye! Maraming salamat! Ingat kayo, ha? Paglalakad! Uy, thank you, ha? Salamahan mo ko. Walang ano man yun, pizza ni ko pa ba? Kala ko naman kung sino eh. Ikaw lang pala. Sama ko na kayo. Ay, hindi, okay lang. Kaya namin umuwi. Nako, kayo din. Alam niyo ba, sabi nila, kapag bilog daw ang buwan, malakas daw kapangyarihan ng mga makukulang. So ano, kaya na, sama ko na kayo. Sige na. Saan na maghahatid sa'yo? Sabo! Jem! Saan pupunta? Uy, huwag iwan ah! Mabuti pa mag-shortcut na tao. Dito na tayo dumaan kay Manong Shen. Chris! Dahan. Magtabit-tabit po kayo. Nagagalit ang di natin katulad. Pasensya na po, Manong Shen. May kiraan lang po kami. Tabi-tabi ho, Manong Shen. Tabi-tabi po. Kulam! Kahindik-hindik na paraan daw ito ng paghihigante o pagsumpa ng masamang intensyon sa isang nilalang na kadalasay dulot ng inggit at galit. Ganito raw ang paniwala ng pamilya ni Anna sa sinapit niyang kamalasan sa buhay. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang Wish ko lang. Ano niya talaga yung pinsan ko, no? Alam mo kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung paano ako uwi. Okay lang. Pero, salamat iyan, ha? Okay lang sa'yo. Gusto mo. Ako na mag-atid sa'yo lagi dito, eh. Ay, Nay! Nanalo ako kanina, oh! Second place? Magandang gabi po, Aling Belen. Ako si Ian, anak po ni Nestor at Alicia Dermoy. Yung pinsan mo na saan? Eh, naduwag na eh. Nagkatakutan kanina sa daan. Eh, si Ian nagpresentasyon na ihatid ako ngayon. Ha, ganon. O sige na, pumasok ka na. Pasok! Sige, Anna. Kuha kita ng tubig, ha. Tayo. Ah, sige. Salamat. Pinapaalala ko lang sa'yo, may pangarap ang anak ko. Kaya sana huwag kang maging sagabal sa pag-aaral niya. Ngayon pa lang, ha? Kung maliligaw ka, sa akin hindi po pwede. Sige po. Naiintindihan ko po. Salamat nga pala sa paghatid mo sa anak ko, ha? Pakikumusta mo na lang ako sa mga magulang mo. Sige, mauna na ako. Hindi na tinuloy ni Ian ang panliligaw kay Anna. At sa halip, ang pinsa na si Jem na lang ang sinuyo ng binata. Mabuhay ang bagong kasal! Kasal agad? Oh. Wait, una na ako ah. Bye! Bye-bye! Tayo bukas. Okay. Magka-graduate ko na ng college kasi di ba mag-aaral pa ako sa Dumaguete. May mga bagay talaga na hindi patas. May mananakit at may nasasaktan. Manang, hindi ko po kayo maintindihan. Nasa sa'yo, babalansihin mo lahat ng bagay kung masasaktan ng iba. Hindi lahat sila. Isipin yung pagnonobyo mo, ha? Tumapa ka muna sa kolehiyo. Ngayon lang po naman tayo. Alam mo naman pala eh. O tara na, kumain na tayo. Sige na!
Tinupad ni Ana na makapagtapos ng high school at ituloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Picture muna tayo. Grabe yung telepono mo, ah. Kung ba't yung matahaga ni Ana? Ikat? Dundo ka dyan. Oh, sayo na kayo. Ay, andiyan ka na naman sa hatid-hatid. Alam ba ni Jem yan? Tagal na kaming wala. Alam namin, pero alam ba niya pinapormahan mo si Ana? Sasakay ba kayo o sasakay? Hindi ka na. Tara na mo. Ito na silagot. Ba yan, si Ian? May shoot asado mag-iitim, may kaangkas na namang babae. Kaman, pakababaero talaga. Pagpasensya mo na sila, Bambi, kanina. Okay lang. Upo ka muna. Ah, sige, salamat. Kami na lang dyan yan. Ay, Nay. Eto, bumili ka muna ng soft drinks, ha? Kaya naman sa bisita mo. Namumukaan kita, eh. Hindi ba nobyo ka ng pamangkin ko? Magpinsan yung dalawang yun, eh. Maghiwalay na ho kami. Malayo ho kasi siya. Pero wag ho kayo mag-alala. Wala naman ho masamang intensyon kay Ana. Teka lang, ha. Tawagan ko lang si Jem. Hello, Jem. Opo, Auntie. Dito kasi si Ian, eh. Hiwalay na ba kayo? Opo, Auntie. Hindi na ba kayo magkakabalikan? Hindi na po. O, sige. Kasi nanliligaw kay Ana. Ah, ulang po kaso, Auntie. Sige po. O siya, sige, sige. Ikaw talaga. Uy, Tito! Tito, ano? Eh, paglaog na. Mano-mano. Ano ba namang lalaki na yan, ha? Wala na bang ibang nakitang babae rito sa barangay? Ikaw, pamangkin pa naman kita. At pinsan mo si Jim. Ah, pabili naman po na itong dalawang biskuit. Hello, Nak. Ako na nagsasabi sa'yo, magtiwala ka sa akin. Maghihirap din ang mga yan. Pagkakatotoo, may karma. Ako bahala. Maghihirap din ang mga yan. Siya ka na, Ana. Pero hindi na talaga umuubra yung relasyon natin, eh. Malungkot na tayo pareho. Hindi ka na lumalabas. Walang nangyayari sa relasyon natin. Huwag ka na magpaliwanag, Ian. At least, nung may kipaghiwalay ka sa akin, nagpakalalaki ka, diba?
Hindi mo nalang pigam. Hindi kinausap. Pasensya ka na, Ana. Sana gumaling ka. Pagdadasal ko na gumaling ka. Sige na. Muna na ako. Kaniniwalang nakulam si Ana, sinubukan ni na Belen na ipagamot ang anak sa albularyo. Hindi simpleng kulam ang ginawa sa iyo, Mana. Mas hindi yan galit sa iyo. Nagsimula sa sakit ng ulo hanggang sa lumala at magkabukol na sa mukha ni Ana. Pero hindi lang pala ito ang magiging kalbaryo niya. Wala akong makita! Wala akong makita! Diyos ko, anak! Ano na? Jose! Jose! Maupo ka sa harap ko, Ana. Hindi pa't sinabi ko sa'yo noon. May mga bagay na hindi patas. Ngayon, babawi ka. Ayoko pong bumawi. Gusto ko lang po na gumaling. Nagsasabi sa'yo, maghihirapin ang mga yan. Pagkakatotoo, may karma. Umahala na. Matinding kulang ang nangyari dito. Hindi taga rito ang mangkukulang. Bukas, hanapin niyo sa daan ang mga bagay na gamit na may dalang kulang. Eh, ano ba mga gamit ito? Mga kakaibang bagay, katulad ng batong may sulat. Sige po. Maraming salamat po. Halika na, anak. Hawa ka na. Belen, tigilan na natin to. Naniniwala ka pa kasi sa mga kulam-kulam eh. Ano ka ba naman? Hindi mo ba alam kailangan natin makita kung saan galing yung kulam na yan? Maghanap ka na, sige na! Hindi ka ba naawa sa anak mo? Oo, pero saan tayo maghahanap dito? Oh, Belen! Ayun na itong mga gulay. Sobra-sobra yung harvest ko kanya para sa bahay. Si ano to? Ano ba yung ginagawa nyo dyan eh? Para kayong mga manok na kumakahig. Kukunyari ka pa eh, no? Kukunyari ka pa, di ba? Pinakulam mo yung anak ko! Belen, daan-dahan sa mga pinagsasabi mo. Anong daan-dahan? Nung isang araw, lasing kayo. Ayan ang sinabi nyo, masasaktan yung anak ko. Ano?
Ingit-ingit kayo ni Jem, eh, no? Galit na galit kayo sa kanya! Ano? Hindi ko magagawa kay Ana yan, Belen! Tama na! Kuya, sige na. Sige na, umalis ka na. Ano ba? Tigilan na nga yung pagpapaniwala sa kulam bago patuloy ang hindi malulasan yung sakit niya! Tara, anak. Tara. Aalis tayo. Pupunta na tayo sa ospital. Doon, gagaling ka. Halika na! Sa huli, nanaig ang desisyon ni Mang Jose na ipasuri na sa doktor ang kalagayan ni Ana. Dumayo ang aming grupo sa Dipolog City para personal na kamustahin ang dalagang tinampok sa aming kwento. Sa isang silid, tumambad sa amin ang isang dalaga. Ikaw ba si Ana? Opo. 8 taon na ang nakalipas mula nang animoy umalsa ang mga mata ni Ana. Naging kakambal nito ang maraming pagbabago at pasakit sa dalaga. Ang pinakagusto ko ginagawa dati is yung nagbabasa ng pocketbook. Kasi minsan may makukuha ang moralison. Matulungin yan sa mga gawaing bahay. Kung wala ako sa bahay, siya naman ang gumagawa lahat. Palagi yan mag-aaral. Sa labas ng kanilang bahay, ilag daw ang mga bata. Hindi naman daw sila masisisi ni Ana dahil maging siya, kumbinsido na totoo namang nakakatakot ang kanyang mukha. Yung mga bata, pag nakikita ko, umiiyak siya kasi ano daw, aswang. Baka basta yung matatakot sila pag lumapit ako sa kanila. Ayon daw sa albularyong nilapitan nila noon, may mga tao raw na sadyang hinangat na sapitin niya ito ang magdusa ng labis si Ana. Kung hindi ako nagkasakit, sa tingin ko po, nakatapos na ako ng pag-aaral, tapos nakahanap na po ako ng trabaho. Basta, opo, nakakatulong sa mga magulang ko. At maliban daw sa tinamong kulang, nagsimula na rin daw magpakita sa panaginip ng dalaga ang mga kampon ng demonyo. Mga imaheng hanggang ngayon ay patuloy na namamahay sa alaala ni Ana at ng kanyang ina. Nagkagusto daw yung ikanto sa akin. Yung parang kapwe. Pagkatapos yun, bandang alas 6 ng hapon, sinabi niya, "Mahali ka nga dito. Ano naman anak? Sa tingnan mo yun sa bintana, ma, may tao." Wala namang taong nakita. Sumisigaw nga, "Tulong. Ma, tulong ma, may tao. Pangit naman mukha." Dahil gulong-gulo na ang mga magulang ni Ana sa nangyari sa kanilang anak noon, minabuti nilang dalhin si Ana sa isang doktor. At ayon sa medical record niya noong 2010, frontoorbital meningioma ang tawag sa kondisyon niya. Isa itong benign tumor na tumubo sa likod ng kanyang kanang mata, pero hindi naman daw ito hahantong na maging cancer. Gayunpaman, ang tumor na ito ay patuloy na lalaki at sisirain ang paligid ng kanyang utak at bungo kung hindi ito matatanggal. Hindi na raw nasundan ang paunang operasyon kay Ana. At ang naging bunga nito, tuluyan siyang nabulag. Isang pag-isip ko, wala na kumakita. Yun pa, sobrang hirap na po. Kasi lagi na po ako nauntog. Masasaktan nga ako sir eh. Kasi ganyan na ang mukha niya. Yun sana, panalangin ko sa Panginoon, sana day mayroong malalambot na puso na tumutulong sa inyo, magagamot pa yung isang mata mo. Sa ngayon, sa kubo malapit sa sinasakahan ng kanyang ama, madalas matatagpuan si Ana. Malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao. Pinadilim man ng kanyang kalagayan ang mga matatayog niyang pangarap, muling nakaipon ng lakas ng loob si Ana ngayon para ipaubaya sa mga eksperto ang sakaling pagbuti ng kanyang kalagayan.
sa ngayon po, pinapangabas nyo, makakita muna ako. Hindi kami kapatid sa special kasi kapos sa pira po. Tulad ng nakasanayan ni Ana, nagpahatid siya sa kanyang mga magulang sa Kubo na malapit sa Palayan para doon magpalipas ng maghapon. Hanggang sa may napansing kakaiba sa kanilang paanan ang kanyang ina. Nagkalat ang mga talulot ng rosas sa kanilang dinaraanan. Habang papalapit sa Kubo, may kakaiba silang natanaw sa loob nito. Isang manikin na todo bihis. At dahil hindi ito nakikita ni Ana, ginabayan na lamang siya ng ina para masalat ito. Hanggang sa mapansin nila ang nakasulat sa sash. Bine-bine, wish ko lang. Wish ko lang? Tama ang narinig mo, Ana. Dahil ngayong hapon, ikaw ang aming bida rito sa Wish Ko Lang. Marami ang nilatag na sorpresa para sa ating binibining Wish Ko Lang. Pero bago niyan, konting make-up muna at isuot mo na rin ang bago mong damit. At habang inaayusan pa si Ana, napaganda na rin namin ang kanyang silid sa bahay. Kung dati wala siyang mapaglibangan, may handog din kaming mga gadget para sa kanya. Bago ang kanilang family night out, hayaan niyong mapasa inyo muna ang lahat ng regalong ito. Walang ibang nadama ang dalaga, kundi labis na galak dahil napaaga raw ang Pasko niya. Hi, Ma'am Vicky. Salamat sa bagong Pasko po. Simulan natin sa pocket wifi, talking cellphone, pati talking laptop na magiging pinakabagong pagkakaabalahan ni Ana. Nabanggit din ni Ana na handa na raw niyang ituloy muli ang naudlot na pagpapagamot. Kaso wala naman silang panggastos para rito. Kaya, tiyak na ikagagalak niyo ang magandang balitang hatid ng video call na ito. I'd like to assure you that welcome kayo dito sa Tsutsi Sambuanga. So anytime na may time kayo, pupunta lang kayo dito. Papatingin ko kayo sa mga volunteer doctors natin. Don't worry kasi lahat to libre naman, sponsor ng foundation yan. And kung ready na kayo, alam niyo naman kung paano kaming hanapin. So, salamat! Apat na oras naman ang biyahe mula Dipolog papunta sa Zamboanga kung saan naroroon ang doktor na titingin kay Ana. Kaya naman ang gasto sa sasakyan at pagkain, sagot na ng mga kaibigan natin mula sa DSWD. Pagbigay ng transportation free patungo ng papunta sa Zamboanga doon sa Tsutsi Foundation. Salamat naman, Ma'am Nine, kasi ikaw ang gabay namin papunta doon. Itodo na natin to, Ana. Sige, Nay, at alalayan mo na si Ana papasok sa kanyang kwarto. Maraming salamat! Salamat sa loob. Sa wish ko lang. Pinapahirapan man ng isang malalang karamdaman, pilit na hinaharap at nilalampasan ito ni Ana. Kinakaya ito ng dalaga dahil sa pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. At eto po, mula po sa isang mensahe sa aming Facebook page, ang ating Buena Mano ngayon sa Wish Express. Wala sigurong batang babae ang hindi na humaling sa paglalaro ng manika. Pero may laruan daw na matagal na niyang nilalambi sa kanyang inang si Ana. Si PB po, yung aking bunsong anak, matagal na pong nagwi-wish sa akin ng baby alive. Gustong-gusto niya po, hindi po sapat yung sahod ng asawa ko. Lagi ko na lang sinasabi, pagka nagkaroon na extra money, bibili kita. Sa pagdating ni Wish Angel, biglang nagningning ang mga mata nitong si Phoebe. Kasi po, ito po ang hindi namin kayang mabili kasi masyado po siyang mahal. Maagang aginaldo ni Wish Angel kay Phoebe ang dalawang bagong baby doll. Happy po ako dahil may baby alive ako. Thank you po sa Wish Express. Lagi na lamang nag-aalala ang 22 anyos na inang si Michelle. Ang kanya kasing panganay na anak na si Santino ay madalas na inaatake ng hika. Minsan po sa isang linggo po dalawang beses. Kasi pag nasobrahan po siya sa takbo, tsaka
Inihingal po siya kasi nahihirapan po siya umupo. Naisin man ni Michelle na mabilhan ng nebulizer ang anak, kulang na kulang pa para sa pagkain ang kanyang kinikita sa pangangamuhan sa junk shop. Special delivery po para sa inyo, Michelle at Santino! Walang pagsidlan ang tuwa ni Michelle para sa regalo naming nebulizer na dinagdagan pa ng ilang bitamina at gamot. Kasi po masakit pa sa akin, hindi po ako nakakabili kasi nang ito si bumabiyahe pa po kami ng malayo para po makanebulizer sa kanya. Sa wish ko lang po, salamat po. Malaking tulong po ito. Salamat po. Ang inang si Jessamine, laging bantay sarado ang isang taong gulang na anak. Masyadong malikot na raw kasi itong si Baby Jaron at natatakot siyang mauntog o madapa ang bata sa semento. Ayoko pong matulad sa kapatid ko na naputulan po ng ugat sa utak. Kaya sa tuwing pakakainin o patutulugin si Jaron, yung inilatag na kumot ang hinihigaan ng bata. Wish ni Jessamine, mga puzzle mat sana na pansapin. Naghiling po ako sa Wish Express ng mat kasi palagi po nauuntog yung anak ko. Jessamine, narito na si Wish Angel para ang iyong wish ay tuparin. Salamat po sa wish ko. Kasi nasaan ko po pero hindi ko po mapaniwala na ako po yung napili. At dami-dami po. Eto at may mga gatas din kaming regalo para kay Baby Jaron. Ngayon, mas ligtas na si Baby Jaron. Nababasa na rin ang isipin ni Jessamine. Kaya tuloy lang po sa pagliham, email at pagkomento sa aming official Facebook page. At baka kayo na ang susunod na nating dadayuhin sa Wish Express. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish ko lang.